Hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturuan ito ay base lamang sa aking karamatan at personal na nalalaman. Kung may nakukuha kayong aralin, kuhanin nyo, at kung wala naman, wala rin akong pakinam. Dito ang tinatawag na simulator. Gusto ng simulator. So dito tayo mag-practice na natin actual. Dito tayo magsasamay ng ating mga yung controls, mag, ano ng parts ng aeroplane, no? Pag-aralan natin lahat yan, yung control, paano mag-cooperate ng aeroplane, no? Dito mo tayo, kasi dito tayo mag- Bago natin, bago tayo makikita sa taas, dito muna tayo sa ating pinaka-basic. So, basic muna tayo. So, dapat alaman natin, dapat intindihin natin kung ano ba ang ibig sabihin. No? So, makinig kayo pa sa pagtanong sa akin kung ano po ang hindi nyo naintindihan. So, ngayon, no? kaya ko lang tinawag ko na simultaneous count na simulator kasi marami siyang naman left-net. So, yeah. So, mayroon po siyang ano, ni-install po nito, ha. Tower crane, saka mobile crane. May mobile crane, ha. Pag sinabi mobile crane, ay marami siyang, ibig sabihin, like, crawler crane, truck mounted crane, rough terrain, saka yung tapos meron yung excavator, yung backhoe, saka dump truck, well loader, motor grader, and bulldozer, saka backhoe loader, no? Yan po yung nilalaman po ng ating simulator. So basically, dyan tayo mabibig sa atin sa tower crane na tayo kasi ito tayo ang ating pinag-aralan. So makinig na, kasi magtanong po kung mayroon kayo naman. So ang tower crane po ay mayroong 14 na module. So, 14 na module yan. So, yan ang pag-aaralan natin ng 5 araw. No? 5 araw tayo mag-aaral dito. Yung module dapat matapos natin. No? Bawat kasi module na mayroong mga series. Tulad ito yung module 1, so mayroon siyang 3 series. So, ba? Yung module 2, so mayroon siyang 6 na series. No? So, ibig sabihin dapat ano natin yung step by step para malaman natin yung nilalaman ng ating karakter, no? So, module 1, sabi niya is beginning or shift check. So, ibig sabihin yung check muna natin yung tower crane mag bago tayo sumukumak yan o mag-operate, mag 360 muna natin tayo, hindi namin kung mayroon mga hazard o mga delikado mga bagay na nandiyan sa ating kapaligid, no? So, sabi naman lang dito sa module 2, so, identification of the control. So, ibig sabihin, pag-aralan naman natin yung control, and ito yung dalawang control natin, no? Dun tayo sa, yun ang module 2 na pag-aralan natin. Sa module 3, plane travel, kung pagbibiyahe, pagdadalaw ng target crane, no? Kasi meron yan forward, tsaka backward, yung ating tower. Meron din yun yung steady lang ang tower crane. Meron din po yung mobilized na tower crane. So, meron din sa module 4 is correcting swaying in one direction. Ibig sabihin yung pagsuswing mo, yung salamat. Ano dapat pa ganun yun lang. Kasi meron sa yung swing mahirap, labanan na lang pag medyo may malakas ng hangin. Pag na-swing kasi pag ganun-ganun yan. No? Swing. So, yan ang kung ating pag-aaral ng number 4. Number 5 ay moving loads in one direction. Yung load naman, sa ibang
Ibig sabihin, binubuhat natin isang one direction lang. No? Pag-aralin natin ang nangyari doon, nung binubuhat natin, bubuhatin lang natin. Ganyan, no? One direction. At number 6, correcting swing in one direction. Correct ng swing naman, ha? Yung one direction, yung steady lang. Pag-aralin lang, steady lang. Hindi siya pag-aralin lang, no? Number 7, moving loops in one direction. Pag-move ng loop ng one direction, yung steady lang siya. Susunod doon sa pag-swing mo. Hindi rin yung pag-alunggalan yung ano mo, yung dalamo na sabi na baka, investment cement yung dalamo. Hindi pwede mo. Number 8, yung correcting the swing, yung tamang pag-swing. Paano ba mag-swing? Left or right? Tamang mag-swing. No? Kasi baka pag ganun, mag-swing mo lang doon ng left, tapos binali mo ng right, magkukunta nun, magbabayad yun yung kayo mo. Kanyari, nakaswing ka ng left, tapos binali mo agad sa right. Ibig sabihin, mabibigyan yung tawag yung jeep natin, yung boom, magbabayad ka na, gano'n yung loob natin na pala. So, dito tayo sa number 9, sabi niya, targeting loads. Ibig sabihin, humuhati natin ay ating pupunin, no? Paano natin kunin yung ating umuhatin? Dinaligtad ko lang para maayos. Diba? So, number 10, understanding load chart. So, ibig sabihin, marunong ka rin magbasa ng load chart. Kasi, importante yan yung load chart, no? Kasi, ibig sabihin, no, nandun sa taas, yung umuhatin mo is 10 times. Tapos, ang capacity mo ng tower frame mo ay pang 5 times lang. Umuhatin mo is 10 times. So, ibig sabihin, ano mangyayari sa tower frame natin? Ay masisira, kaya pwede buwagsak, kaya mabalik yung jeep natin, no? Number 11, following command signal. Ngayon naman doon, ibig sabihin mo, regain yung rigger na yung magkukuman sa atin kung ano ba yung gagawin natin, no? Kung saan tayo pupunta, kung anong gagawin talaga natin sa siya yung magkukuman si regain. Yun ang pinaka-dabis natin yung partnership si regain. Number 12, positioning the load. Yun, positioning. Ibig sabihin, di ba, sa kanina, hindi pwedeng magalaw-galaw yan. Kaya pag siminto ang karga mo, yung halong, magkatapon-tapon niya ang siminto. Abunado ka pa, wala ka pang trabaho. Kasi yung siminto na kinakarga mo, is mahalaga yun, no? Baka mamaya, pag alin, matapon na mamaya, naman natapon ng padulong, eh kung automatic, nagtitigas yun, start mo agad yung natapunan. So, number 13 is positioning of loads in the wind. Ibig sabihin yung, naman, yung position ng karga natin habang tayo nasa terena, yung ano natin, yung binubuhat natin, no? Yung pag-aaral natin kasi dun sa taas na, kaya nasa taas na tayo, tuktok na, is malakas doon yung hangin, no? So, kailangan natin, paano natin labanan yun, no? Yung ating karga. Tapos dito, number 14, yun na, yung magbubuhusan tayo. Yung alam na natin yung bubuhusan natin. Kanyari yung siminto, yung minumatan siminto. Pukulin natin sa mixer, tapos ibubuhus natin dun sa forma. Kaya sa yung ginawang forma, no? Doon natin ibubuhus. So, ganun, no? Ganun po yung mangyayari sa atin ngayon. Pag-aaralan natin yan, no? Limang araw. So, magtanong lang kayo, magtanong kung ano hindi naiintindihan, so para may kagabatan. Tsaka, nandito tayo para mag-aral, hindi tayo para maglaro, no? Hindi po ito yung video game mo, karera game mo, ano ba, ibig sabihin nyo dyan. Ito ay ating pag-itrainingan, so alagaan natin ito, huwag natin sisirain. Kasi parang ito ay natatrabaho na rin, no? Kasi pag wala ito, ibig sabihin, wala kang trabaho. Kasi kung nga sa strategic set, meron yung tower premium ay nasira kasi kinabayaan mo. So magiging bakante, lugi na ng proyekto ang project nyo. So wala ka pang trabaho kasi wala kang inatod. Kahit rin na lang kung mag-liberate ka. Ganun po yung mangyayari sa atin. So ngayon, so, punta tayo sa ating chapter 1, module 1. So module 1, pakita ko sa inyo yung video. Paano niya? Ito po yan. Ibig sabihin, nagpiging ka na, tapos
So, confirm that. So, proceed tayo sa up.